Sa bagay, may punto naman po mga kababayan yung aming congressman. Baka ano, baka i-consider din ni Secretary Frasco with the, you know, itong statement na pinalabas ngayon ng aming congressman. Ito siya yung balita. Yung Love the Philippines mga kababayan na slogan ng Department of Tourism at yung promotional video lalo na hindi love ng aming congressman dito, si Congressman Joey Salceda. What? Bakit anya Mr. Maravillas hindi love yung Love the Philippines promotional video? Click subscribe muna. Para po, ano, para laging love yung ating channel. Diba? Click subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. And wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang Love the Philippines. Ito po, si Congressman Joey. Nag-react po siya, nalungkot. Imbis na matuwa po sa slogan, sa bagay, doon sa slogan mismo, ay wala man siyang question siguro doon. Doon lang mga kababayan sa promotional video na 1 minute and 46 seconds po. Hindi man lang kasi mga kababayan daw sinama yung Mayon Volcano ng Albay. Tiningnan ko nga po, yung butan ding dito sa Bicol, sa Donsol Sorsogon, kasama po, ipinakita yung butan ding. Pero yung dulo ng Mayon Volcano, hindi man lang po nasilip. What? Kaya nalungkot mga kababayan yung aming congressman. Oh, ito po yung statement dito. Statement on the non-inclusion of Mayon, Mount Mayon in the official tourism promotion video of the Department of Tourism. Yan po mga kababayan yung statement. Basahin ko po sa inyo. By Representative Joey Sarte Salceda, Albay 2nd District, sabi niya rito, I remain disappointed in my friend, Secretary Frasco, for the exclusion of Mayon Volcano in the new official tourism video of the Philippines. So nang makita ko po ito, sinerch ko, mga kababayan, yung promotional video. Yan nga po, wala nga. Sabi niya, I am more disappointed in the response that I should not bring the issue up because anyway, Mayon is included in the 50 major volcanoes in mountains represented by a pixel in the official tourism logo and slogan. Ibig sabihin po, kinol na niya. Tumawag siguro si congressman. Kaya lang, negative yung response mga kababayan. Sa bagay, congressman, maski hindi sama po doon sa ano, promotional video, sa bagay, kahit sana 1 second doon hindi man siguro kalabisan. Ipapakita lang yung dulo ng Mayon Volcano ng ano, pumuputok-putok ngayon. What? 1 minute and 46 seconds naman yon. Pero with the eruption ngayon ng Mayon Volcano, I think hindi na kailangan isama pa sa promotional video. Kasi may libreng promotion na because of the coverage by the social media and the mainstream. Libre pa. What? O diba? So sabi ng aming congressman, I express this frustration because tourism is disproportionately more crucial in Albay and Bicol at large, anya. This is how thousands of Albayano families make a living. It would not have cost much, anya, to include just a scene of Mayon. But it would have meant
the world to Albay families relying on tourism for the bread and butter, sabi ng aming congressman na si Joey Salceda. We have anya the only international airport in South Luzon, Bicol International Airport, which the government calls the most scenic international gateway in the country. It would have helped improve the government's value for money for BIA to promote Mayon in Albay. Per capita, Albay is one of the country's most important tourist destination anya. Pre-pandemic, it attracted 1.32 tourists per resident, when the top region, Central Visayas, attracts just 1.17, and the national average being 0.55, sabi ng aming congressman. And Bicol's economy depends heavily anya on tourism, more so than the rest of the country. So, ibig niyang sabihin, mas anya kailangan namin dito na ma-promote naman yung aming lugar. Last year, accommodation and food service, the most direct sector affected by tourism, was 1.93% of the total regional GDP, while the national average was 1.80%. Itong si Congressman Joey, pagdating sa mga kwintada, statistics po, magaling ito mga kababayan. So sabi niya mga kababayan, just to demonstrate how affirmative support from the national government can be a game changer for tourism anya. When I was governor of Albay, we increased foreign tourist arrivals from 8,700 in 2006 to 374,000 in 2015. Matindi. Total tourist arrivals swelled from 123,000 to 1.4 million over the same period anya. So we credit this partly to how we were proportionately featured in the promotional material anya of the same period by the national government, kasi lagi siyang kasama sa mga promotional videos. Ngayon po, nawala bigla yung Mayon Volcano. What? Sabi niya, Mayon deserves better than a pixel in the logo where you need strained eyes to see it. Mayon has been a national symbol and a national treasure, one of only three UNESCO declared biosphere reserves in the country. So sabi niya, Secretary Frasco, ask all your predecessors anya in the DOT, Mayon deserve better treatment. You failed Albay, but this can be rectified. Ayan mga kababayan, yung medyo malungkot na statement na ipinalabas ng aming Congressman Joey Sarte Salceda. De, ano niya Mr. Maravillas, yung masasabi mo dyan? Sa bagay, may punto naman po mga kababayan yung aming Congressman. Baka i-consider din ni Secretary Frasco with the, itong statement na pinalabas ngayon ng aming congressman. Ito siya yung balita. Yung launching mga kababayan ng bagong slogan, DOT launches Love the Philippines as Enhanced Tourism Campaign. So, sabi rito, the Department of Tourism, DOT, during its 50th anniversary kahapon, unveiled the country's enhanced tourism slogan, Love the Philippines, replacing the decade-old It's more fun in the Philippines. Di ikaw anya, Mr. Maravillas, ano masasabi mo doon sa bagong slogan? Ako, honestly po, this is, ako, baka ma-misinterpret ninyo ako. Honestly, medyo hindi ako sold out mga kababayan dito sa sa bagong slogan na Love the Philippines. Bakit anya Mr. Maravillas? Kasi parang parang pakuman kasi siya. Hindi siya description ng kung ano meron mga kababayan dito sa Pilipinas.
tulad ng mga slogans ng ibang bansa. Yung love of the Philippines kasi, mga kababayan, parang yung in English lang yung political slogan po ni Inday. Iyan niya, Mr. Maravillas. Di ba yung slogan ni Inday po? Pumasok tuloy sa akin yung tambalos-los. Love the Philippines. Kasama niya ba dyan si tambalos-los? Kasama siguro. Yung kwan kasi po ni Inday, mahalin natin ang Pilipinas, di ba? Sabagay, si Frasco po. Ikaw niya, Mr. Maravillas, parang iniintriga mo na naman. Di ba po? Totoo naman po ito. Di ba yung slogan ni Inday po? Mahalin natin ang Pilipinas. Tapos yung slogan ng DOT na pinamumunuan ni Frasco, yung anak ni Governor Garcia, ni Gwen Garcia, Love the Philippines. Itong si Frasco po, spokesman ito ni Inday, nung mayor pa si Inday. Dati ding mayor ito si Frasco, di ba? Baka nasingitan ng politika. Na-influensya, mga kababayan. No? Kung hindi, may mga tao, si Inday sa DOT, other than si, ano, yung sa creative department, ito na lang niya. Mahalin natin ang Pilipinas. Englishin natin para maintindihan ng buong mundo. Love the Philippines na lang. Kasi po, siyempre, promotional tool ito. Ang slogan po, dapat sinesell mo yung product. It should be, you know, just like, ano, yung mga slogan ng ibang bansa. Yung India, Incredible India. Oh, di ba? Describing India. Ano yung India? Anong meron? Incredible na niya yung India. Yung Malaysia, Truly Asia. Yun ang branding nila. Di ba maganda? Describing Asia, ay Asia, Malaysia, as Truly Asia. Reflecting the culture of Asian peoples. Di ba? I-search natin. Yun kasi lang yung memorize ko. I-search natin sa ibang bansa. Yung slogan po nila is describing kung ano yung kanilang bansa as a selling point. Kasi marketing tool siya. Inviting people all throughout the world, pinapakita mo kung anong meron ang inyong bansa. Di ba ganun yung tourism promotion po? Tingnan mo to. Cambodia, Kingdom of Wonder. Indonesia, Wonderful Indonesia. Tapos, Israel, Land of Creation. Describing Israel as the Land of Creation. Yun ang attraction nila eh. Pero yung Love the Philippines, parang kinukumand mo yung tao. Asking people to love the Philippines. Eh po, sa mga Filipino, talagang we have to really love the Philippines. Pero sa ibang tao, sa ibang mundo, bakit andyan namin mamahalin yung Pilipinas? O diba? Ipakita mo anya kung ano meron sa inyo, then mamahalin namin ang Pilipinas. So, parang hindi masyado napag-isipan po eh. Pwede siguro, lovable Philippines. Ano tingin ninyo? At kung hindi siguro, suggest lang po. Kailang na-launch na ng DOT at approve na yata din ng ating Pangulong. Pero pwede naman siyang i-reconsider. Maganda siguro po, ano, magpa-contest na lang kayo. Slogan making contest, papremyo kayo ng 500,000 siguro. First prize, 500,000. Tapos, yung mapipili, 500,000. O, di ba? May kasabihan tayo, mga kababayan, na 2 heads or more heads are better than 1. Kasi gusto natin mapaganda.
yung promotional tool para sa ating sa ating bansa. Japan, maganda rin. Endless Discovery. Kazakhstan, the land of wonders. Kuwait, Pearl of the Gulf. Yung Pilipinas nga po eh, Pearl of the Orient Seas. Mas maganda pa yata yun eh. Philippines, the Pearl of the Orient Seas. Kaysa love the Philippines, parang pumapasok sa isipan natin, mali natin ang Pilipinas. Si Inday. ito, Laos, simply beautiful. Describing the country. Ito nga, Palestine, land of miracles. Yung Philippines nakalagay dito, ito yung dati, it's more fun in the Philippines. Medyo mas maganda pa nga yung it's more fun in the Philippines. Di ba? Kasi nag-create siya ng curiosity sa mga tao. Bakit niya? More fun. Anong mayroon? So, dinidescribe niya yung bansa, yung mga tao. Australia. There's nothing like Australia. Ano tingin ninyo? Sa bagay, tinignan natin yung promotional video. May nakalagay kasi doon. Sabi rito, love the fun. Love the adventure. Love the flavors. Love the colors. Love the rush. Love the moments. Love the culture. Love the heritage. Love the sounds. Love the feeling. Love the experience. Love the friendships. Love the smiles. Love the Philippines. Yun kasi yung pagkagawa, mga kababayan. Pero pwede naman na yung title mismo, yung pinakang slogan niya, after na sabihin love the smiles, lovable Philippines. Sa bagay, iba-iba yung iba-iba yung kaisipan natin kasi. Di ba? Ano tingin niya? Pwede na niya yan siguro, Mr. Maravilla. Sige na. sige na siguro kasi wala na tayong magagawa niyan. Na-launch na. Alam nga naman, paka-launch po. Bawiin uli. What? Hindi ba nakakaya na? Next time na lang siguro yung suggestion natin para mapaganda. Mapag-isipan siguro ng mabuti. Paggagawa tayo ng ganitong mga promotional tool. Dapat siya, catchy siya. At madali pong madaling maintindihan yung mensahe. Tapos siyempre magki-create siya ng curiosity dapat. Kasi pino-promote natin yung mga tourist destinations. Yun man lang po, hindi man tayo nagki-criticize dito. Kumbaga, gusto lang nating dumagdag ng mga ideas para po lalong maging maayos, di ba? Pero kung okay na yun po, ayos na yun. Di ba? Anyway, yun man lang po mga kababayan, baka lang gusto ninyo itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area, mainam po sa paninigas ng mga kasok-kasuan. Ito naman po Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry, Nengsha Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.